DOTR Secretary Jaime Bautista, matapang na hinaman ng taong bayan na mag-resign na lamang kung uulitin lang nito ang kasalanan ni Cory na ibenta ang mga government assets, higit lalo na ngayon ang naiya. Mga nanisi kay FPRRD at PBBM dahil sa nangyaring technical glitch sa naturang airport, sinupla ng mga pro-government bloggers. Magandang araw bayan, magandang araw Pilipinas. Panibagong araw na naman at meron na naman tayong pag-uusapan. Ngunit bago ang lahat, kung hindi ka pa nakakapag-subscribe sa aming channel, please do subscribe and hit the notification bell para mas maging updated ka sa mga newly released naming videos. Kung utak makadilawan ka, pwes magbitiw ka na lamang sa pwesto. Diretsahang kinompronta ng taong bayan ang kasalukuyang DOTR Secretary na si Jaime Bautista matapos itong ilahad ka ba kailan na plano nalang ibenta na lamang ang naiya sa pakikipagtulungan ng ADB o Asian Development Bank. Ayon kay Bautista, mapapaloob sa Terms of Reference na lilikhain ng DOTR kasama ang ADB ang long overdue rehabilitation ng naiya, pag-upgrade sa mga public transportation links at pag-develop sa ilang area ng airport. Ngunit, nanindigan si Senator JV Ejercito at ilan sa ating mga kababayan na hindi na dapat pang maulit muli ang mga kapalpakan sa nakaraan sa ilalim ng pamumuno ng mga dilawan. Ayon pa sa kanila, naiya privatization, a welcome development. The announcement by Transportation Secretary Jaime Bautista this week that the government would push through with the privatization of the Ninoy Aquino International Airport or NAIA was a welcome bit of good news to end the year and if done right could finally give the Philippines the world-class airport it deserves. During a media briefing on Wednesday, Bautista said that the Department of Transportation is working with the Asian Development Bank or ADB to craft the terms of reference for the proposed privatization with an eye toward being able to accept proposals from interested parties in the first quarter of next year. Although specific details have yet to be worked out, Bautista said that the long overdue rehabilitation of NAIA would be included in the terms of reference, including upgrading public transportation links, redeveloping some areas of the existing terminals, automating the baggage handling system, and possibly constructing a new low-cost terminal, presumably as a replacement for the badly outdated Terminal 4. Mga kaibigan, itong si DOTR Secretary Jaime Bautista, ang laging bukang bibig nito ay privatization. Noong nakaraan, narawagan ito kung sinong interesadong mag-bid sa gagawing EDSA carousel privatization. Ngayon naman, dahil sa nangyaring kapalpakan sa NAIA, aba, nagsalita na naman ito na i-privatize ang NAIA Airport. Ang tanong, magkano? Kung hindi mo kayang pamunuan ng DOTR, abay mag-resign ka na lamang. Dahil pag na-privatize na ang mga yan, abay walang konsensya ang mga negosyanteng yan. Sigurado, puro pagkakamalang ng pera ang iisipin ng mga yan. Mahal ko si PBBM, kaya kung ganyan ka mag-isip, abay lumayas ka na lang dyan. NAIA privatization will not be good at all. We should already learn from our mistakes in the past. Napakarami ng vital utilities that were privatized like Napocor Plants, NGCP, Seoul National Steel Corporation, Fort Bonifacio. Ano ba ang naging pakinabang sa bansa? All public utilities vital to national security should be controlled by the government. The NAIA glitch should be an eye-opener. Just like that, our entire airspace was paralyzed. Paano kaya kung NGCP ang biglang lalo China Corporation na atang may control? Hindi paralisado ang buong ekonomiya natin. Sa halip na privatization, dapat maibalik ang vital industries and utilities sa pangangasiwa ng pamahalaan. Binatukan rin ng tanyag na DDS blogger at mamamahayag na si Crisette Laureta Chu ang mga naninisi sa nakaraang administrasyon kung bakit nagkaroon ng technical glitch sa NAIA noong January 1. Pananalampak niya pa,
Sisisihin nyo ang nananahimik na si Duterte na never na nag-comment na masama sa mga issue ng current admin. Tapos, pag lumabas ang mga kakampun para i-defend siya, sasabihin nyo compare kami ng compare at hindi kami makamove on. Pagbubuhulin ko kayo eh. Inabuso naman ng ibang tao na hindi pwedeng makasagot si Artugade sa mga paratang no? Paano makakasagot ang mga dating DOTR people? Nasa LTO na, anak ni Sec Art at yung dati niyang ASEC, si Godes, DBM Undersecretary na. If they answer to defend their time, and sabihin na lang pagpapabayad ng current CAAP people ang nangyari, edi parang sariling admin nila ang binastos nila. Iipitin nyo pa, that is why maraming fake news. Ako na lang sasagot, may crash course ako ngayon sa aviation technology. In 2016, before Duterte took over, we only had 3 air traffic radars, covering 30% of the Philippine airspace. When Duterte and Tugadi left, we had 13 radars covering 100% of the Philippine airspace. Inagawa ng budget ang pondo para sa NAIA glow up under MIAA, hindi under KAAP. Mga syungang walang alam, papaano pinatatakbo ang government? Hindi pwedeng ipasa sa ibang department ang pondo ng isang department hanggang walang masinsinang usapan sa house. Sir Joey, kamakailan lang po nagkaroon po ng aberya dito sa NAIA. Meron po ba kayong nakikitang epekto nito lalo na sa ating ekonomiya kung gaano kalaki para magka-picture out lang yung ating mga kababayan sa extent nitong damage na possible na nagawa nitong aberya po dyan sa NAIA? Well, I don't think this glitch one day will affect the Philippine economy. It will definitely has affected a lot of the travelers, especially dito during the Christmas holidays sa pagbabalik ng mga pag-alis ng mga iba. No? So it may leave big people because of the hassle ng nangyari dito. So that's why in 2017, I recommended to President Duterte that at that time, I was working with the private sector not to put a consortium at to really do a what do you call this a upgrade and all of this total something that we already discussed way back then in 2017 and then at that point in time I thought we already have a green light but then there were some disagreements and eventually the president stopped everything. So again, under this new administration, hopefully we move towards that direction. Mm-hmm. Pero meron na po bang mga naging sample nito maliban sa ibang bansa, sir, dito sa ating bansa itong consortium para lubos na maintindihan ng ating mga kababayan? Kasi ang laging na itatatak sa utak ng ating mga kababayan pag sinabing privatization. Anong masasabi niyo ukol rito, mga kababayan? Just comment it down below sa comment section. And give a massive thumbs up kung nagustuhan mo ang paksang ating tinalakay. At huwag kalilimutang mag-subscribe sa channel na ito. Maraming salamat sa inyong walang sawang panonood.